Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na i-subscribe ang maliit na channel na Ate Estela ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay magbibigay ako ng tatlong senyales na ang isang lalaki ay lulong na sa pagjajakol. So, ano bang ibig sabihin nito? Pero bago ang lahat, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nila yun bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So, guys, narito ang tatlong sign na lulong ka na sa pag sobrang jaja. Yan na po yun. Number one, kapag sobra na ang oras na inilalaan mo sa pagsasarili, maaring apektado na ang iyong trabaho, pag-aaral o iba pang aspeto ng buhay. Maaari itong magresulta sa hindi produktibong gawain at kapabayaan sa mga responsibilidad. So ang ibig sabihin guys, kapag ikaw ay parati na lang nasa ganitong gawain, ibig sabihin ay hindi mo na napapansin na doon ka na lang parati. Parati mo na lang ginagawa ito ilang beses sa isang araw o wala nang hangganan. So, yun po ang ibig sabihin niya na isang sinyalis na pati ang iyong trabaho na apektuhan na, no? At ang iyong pag-aaral at iba pang aspeto sa buhay. So, yan po ang isang magiging sinyalis. Kapag hindi naman ito nangyayari, ibig sabihin, hindi pa ikaw lulong. Yun ang ibig sabihin lang po niya. Ngunit kung ito po'y nangyayari, ayaw mo nang pumasok sa trabaho o sa pag-aaral, maaaring ito ang isang dahilan na iyong ginagawa na wala nang katapusan. Yun ang ibig sabihin. No? So, yan po yung number one. At ang number two naman, physical na epekto naman ito. Ang sobrang pagpapalabas ng similya ay maaaring magdulot ng pangangati, pamumula o pamamaga ng balat doon sa iyong piston o doon kay manoy, no, o sa genital area na tinatawag. So, ibig sabihin, malalaman na malalaman kapag lulong ka talaga dahil kapag nakita mo ang iyong piston na namamaga na, namumula na, ibig sabihin, napasobra po sa paghawak at parati na lang. So, yun po ang isang sign na makikita mo doon sa iyong manoy. Yan po yung number two. At ang panglast naman, yung mental at emotional na epekto naman ito. Ang pagkalulong ay maaaring magresulta sa pagkabalisa, pagkahiya o mababang kumpiyansa sa sarili. Maaari din itong makaapekto sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao, no? Gaya ng paglayo sa mga kaibigan o pag-iwas sa mga relasyon. So, ang ibig sabihin, ang iyong mental ay nakafocus na lamang doon, dito, na yun na lang ang parati mong iniisip, ah, bukas, gato na naman gawin ko, mamaya, ito na naman ang gawin ko. So, parang isa na talaga siyang addiction na tinatawag na kahit hindi dito, kahit anong bagay, ay pareho lang din yon, no? Kaya, kapag hindi ka palulong dito, ibig sabihin, nakukontrol mo pa ang iyong sarili. At, ibig sabihin, wala namang mga masamang epekto dahil kung normal nating ginagawa ito, hindi siya magkakaroon ng masamang epekto. Ngunit kung sobra-sobra, may kasabihan nga kahit ano pa yan kaganda, isang bagay kapag napasobra ay talagang magkaroon ng epekto, hindi magandang epekto sa katawan, no? So yan po yung pangatlo sa mental at emotional na epekto. Ngunit kung sa tingin mo na hindi mo na kontrolado o naapektuhan na ang iyong pamumuhay, makakatulong ang paghingi ng suporta mula sa isang therapist o eksperto sa mental health. So yan po ang ibig sabihin kapag nangyayari po ito sa atin,
pwede po tayong humingi ng tulong sa isang therapist na tinatawag o sa mga eksperto kung paano ito makokontrol. Para din yan sa ibang bagay na nagkaroon ng lulong, no, na nire-rehab minsan. So, kagaya din po ito. Ngunit kung kontrolado mo naman, ay wala pong problema. So, yan po guys ang ating topic ngayon. Sana naman nagustuhan nyo at magkaroon kayo ng idea. At ito po'y ginawa hindi po para manghusga, no, doon sa mga nalulungnad. Hindi naman po ito isang kasalanan hanggat wala naman tayong inaano na ibang tao. Sarili mo lang naman, wala po namang problema yon. Kaya hindi po ito ginawa para magkaroon ng judgmental o mag-judge ng isang tao. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod. Bye-bye! Bye-bye!